Aleluya. Nina, so much, Kat Crunchy, for the Kumun Universe. Maraming salamat. Nakakatuwa naman yung mga solid followers mo and supporters. Alam mo, that's very true, na talaga naman kapag authentic ka, natural ka lang, hindi ka nagpe-pretend, hindi ka pretentious, magugustuhan ka nila, di ba? Oo. About the content na mga pinapakita mo online, was it something that you really think about before you post? Yes po. Kasi nariniwala ako kapag totoo yung mga nanggaling po talaga sa puso mo, mismo idea nyo po yung pinopost nyo sa mga social media accounts mo, mas magiging connected yung mga followers nyo po. Tama so, naman. Yun po. Tama ay, naman. Ito po sa mga nagbabagsak. Ayan, celebratein mo muna sila kasi sobrang dami nage-hello. So, madami nagbibigay ng message. Kung meron po kayong katanungan kay Sela, tanong na po natin. Celebratein mo muna sila. Nako, okay. Grabe po. Maraming salamat po sa lahat na nagbabagsak. Nakataba na naman po ng puso. Yan, tuloy-tuloy po. Maraming salamat po. Ayan, sana masarap ang ulam niyo everyday. Oo. Importante yan, di ba? I heard, Sela, you're also studying. Di ba? Yes po. Kamusta ang school? Kamusta ang new normal? Nako po. Honestly, mahirap po talaga ang online class. So, bilang estudyante, mas kailangan po nating sipagan. Kasi masasabi ko po, pag nasa own comfort po tayo ng ating bahay, may mga, we tend to procrastinate. Mm-hmm. So as much as possible, minamanage ko po talaga yung time ko ng ayos. Especially, ayoko po natatambakan ng mga schoolworks. So mm-hmm. time management po talaga siya ka-discipline. Yes, exactly. And iba din yung merong, yung nanimit mo yung friend mo outside. Yung sa school setup, may socialization. Ngayon talagang it's all by yourself via a laptop or a gadget, di ba? Iba yes, yung talagang normal setup. But I hope soon makabalik tayo sa normal na setup. But anong level ka ngayon? Anong year ka na ngayon? And what do you want to pursue after studying? Yes po. Second year BS Tourism student na po ngayon sa St. Paul. Yes po. Konting kembot na lang po ay matatapos na po tayo. Wow, second year tourism, so you wanna be like a flight attendant, ganyan. Why not? I want to explore cultures po, travel around the world, ganyan. Mm-hmm. And given the opportunity, anong gusto mong puntahan na lugar? Saan ito? Switzerland po, tsaka America. Yes. Wow, I like it. I've never been to Switzerland. Pero, you're dreamy. Oo, talaga. Posible naman yan talaga, Sela. Pagbubutihin pa lalo. Of course, ilang years na lang. Hello kay Alden. Alden. Live stream. Ayan. And of course, I heard, Sela, that we have a project. Is it okay to share? Kahit konting-konti lang. This is a movie with Alex. Yes po. First movie appearance ko po ito sa with Star Magic po, which is the entitled starring Alex Gonzaga po and JC De Vera. So, napakalaking opportunity po ito sa akin kasi first time ko po makatrabaho sila. Tsaka big movie po. So, sana po abangan niyo po yan. Nag-audition ka ba dito? Paano ka nakuha dito? Yes po, nag-audition din po ako. Wow, exciting! Your first ever big project. Congratulations naman din. Nakakatuwa. Kamusta yung experience this first day of shoot? Ay, grabe po. Siyempre, the night before the taping po, di po ako makatulog. Ang aga po ng call time. Kaso po, di po ako makatulog. So, medyo, sobrang kabado po eh. Then, grabe po, nung andun na po tayo sa location, ang mabait po ng mga tao. Di ko po in-expect kasi feeling ko lahat strict, ganyan. Pagdating ko po doon, very welcoming, ang mabait po. So, happy po ako sa naging experience ko po. Pwede bang i-share mo sa amin ng role mo dito sa iyong first project? Yes po. Kaibigan po ako kaibigan po ako ni Andy Abaya po here. Yes. Wow. So, along with Isabel Lambert din po, kami po yung kaibigan dito ni Andy Abaya. Is this a romantic comedy?
project. Yes po. Comedy, rom-com po. Rom-com. Exciting. And of course, bukod dyan, I'm sure marami ka pang gagawin at babalitaan mo kami agad on that. I heard, Sela, this is one thing na gusto natin i-share sa mga communities na isa sa iyong advocacies bilang Star Magic Talent ay ang yung plano din, of course, na magparehistro dahil hanggang September 30 na lang. Bakit sa tingin mo kailangan natin magparehistro at maging part ng In-encourage, siyempre natin lahat ng ating mga viewers, saka lahat po na nasa paligid natin ng parehistro. Kasi I believe po, ito po yung daan para may paglaban po natin yung karapatan natin bilang isang mamamayang Pilipino. Kaya naman po sa mga may opportunity dyan, saka time na mag-asikaso po kanilang pagrehistro po bilang botante, ay gawin na po natin. Yes. Hanggang September 30 na lang po. Oo. I'm pretty sure, Sela, na napakinggan mo or na narinig mo yung balita na we had a partnership with Bayan May Patrol mo para sa magandang advokasiyang ito na encourage yung mga kabataan, mga katulad ninyo, to register, di ba? And to practice our right to vote, di ba? Tsaka vote wisely po talaga. Okay. Pag-isipan po natin, pag-aralan natin. Correct. Ayan, at para sa mga community sense, again, ipapaalala po namin kung kayo po ay top gifter namin ngayong gabi, pwede kayong magpa-picture, tumabi, dyan sa tile na yan. Ma-unlock po ang padlock na yan. Sama natin si Sela ngayong gabi at pwede po kayo magtanong, makijamming, at kahit na ano, pwedeng gawin. Basta kayo po ang aming top gifter. Sela, tawagin mo na lahat sila dahil we are going to target the 100K diamonds. Ayan, 100K. Let's do this, guys. Konti na lang, 100K diamonds tayo. Kaya naman, makasama namin kayo sa aming akyat dito here. Kaya naman, guys, let's go 100K. Ayan. Nakakatuwa. Of course, na-miss ko na po ang Malacanang eh. Opo. Actually, namimiss ko na rin yung Malacanang. Namiss ko po ang Malacanang. Oo, yung Machitas Gold. It's been a while. Nakakatuwang makita siya on screen kasama si Sela. It's going to be a memorable evening tonight kapag sinaksakan niyo po kami ng inyong mga pamalacanang dyan, Bacanaman. O, di ba? Ay, ano, alam mo yung Yamashita? Sabi, nagtatanong din si Sela. Di ba nakikita yung Yamashita, baka naman. Biglang may magpayamashita dyan. Ayan, hello kay Carmela na bagong pasok sa ating live stream. Kung meron, ito lang ang deal natin, Sela. Kapag may nagpamalakanyang, pagbibigyan natin sila, i-request ang kanilang gustong kantahin for this live stream. Ah, sige po. Makakatay natin si Sela, guys, kung anong gusto nyo. Basta, let's do this, guys. Mo, is the key. 100K, let's go. Yung yes. Malacanang, ako, na-miss ko po yan. Ayan. Alam mo ba, Sela, kapag may nag-guest kami dito, lagi kami mga pa-challenge. So, ang challenge na ito, napakadali lang. Alam, pretty sure nadaanan mo to ng mas younger years mo. Baka meron pa rin uso ngayon ng slam book questions. Okay? Game ka na, Sela. Okay. Yes po, na-miss ko din po yan. Na-miss ko din to. Talaga nag-success kami. Tapos, yung crush namin ay ipapasagot namin para makita. Ito yung mga galawan before eh. Oo, oh, galawan na talaga ng bagay naman. Yun yung style mo, may slambo ka, pero bibigyan mo sa crush mo para malaman mo sinong crush mo. Wala ko kasi social media dati. Oo, walang social media dati. Di ba masaya yung ganun? Tapos na naka-stationary. Anyway, going back to our slambo question. Ito po ang ating first question. Ano ang full name ni Sela? Okay, full name ko po ay Marcela Marie D. Gia. Wow, ang haba. Hindi ko nagtatapan. Literally, I like the name, ah. Marcela. Oo. Saan nakuha yung name mo, Sela? Doon, Sela, Marcela. No? But the Marcela, si who gave you that? Is it the mommy? Ay, hindi ko po alam eh. Gawa lang po nila ni daddy yan. Actually, dalawa po yung pinagpipilian nilang name dapat sa akin. Either Marcela or Mariana. Okay. Sa Marcela po tayo pumatak. And then yung Marie naman po, sinunod po sa pangalan ng tita ko po, gustong kapatid po ng mami ko. Maria Victoria po kasi siya. So lahat po kami magkakapatid ay
second name ay Marie. Kahit po yung panganay po namin na kuya, Marie din po ang may yes, Marie. Po. Wow! Yeah. Pang ilan ka sa family, if I may ask, Sarah? Ako po yung bunso. Ah, bunso. You have how many siblings? 4 po kami magkakapatid. Yes. Ah, masaya ang family na maraming kapatid, di ba? Yan. Next question. Your birthday and your zodiac sign. Yes. Ako po ay pinanganak noong April 28, 2000. 2000 baby po ako. And then, ang zodiac sign ko po ay Taurus. Proud to be Taurus. Taurus! Ano ang mga qualities ng Taurus? Nako po, ang Taurus po, very understanding, chill, may pagka-stubborn minsan, pero sabi po nila yun, pero parang hindi naman. Tapos ano po, very gentle. Oh, okay. At natutuwa ako malaman na isa kang bunso sa pamilya. Ikaw talaga ang baby. So, ano ang perks ng isang pagiging bunso sa pamilya? Ah, siguro po ano. Bali po kasi pinalaki po kami na parang very equal eh. Wala pong bunso, ganyan. Mm-hmm. Pero mapapansin ko po super protective po sila sa akin. Knowing okay. Na bunsong babae po ako, ganyan. Sige, from universe. Ako, mag-a 100K na po tayo. Yay! Road to 100K! Paano naman ang mga ate, ang kuya, pagdating sa suitors? O kay mommy and daddy? Bilang nasa ako, top ka na, normal na meron namang humahanga sa'yo. Dahil ako po. Baka po hindi kayo maniwala, pero buong buhay ko po, hindi pa po ako nakakaranas ng ligaw. Hindi pa po ako nagkaka-boyfriend. Oh, alam nang iyong mga followers. Oh. Ayun, no boyfriend is birth. Alam nila. Pero I'm pretty sure meron dyan mga secret admirer. Hindi mo lang nararamdaman kasi sobrang busy mo sa school at sa career mo. Very open naman po ako na sinasabi ko sa kanila na talagang studies and career po yung focus ko ngayon. Of course, darating tayo dyan sa panahon na yan kapag okay na tayo at stable na tayo sa ating mga goals in life. Okay, next! Ano ang hobbies at interests ni Sela? Hobbies ko po, napansin ko po ngayong pandemic, nag-start po last year yung pandemic, parang naging hobby ko po matulog. To be honest po, opo, matulog. Tsaka, siesta, ganyan. After eating lunch, siesta, ganyan dinner. Tulog talaga is life. Okay. After po ng mga responsibilities isang araw, tutulog po talaga. Ang cute. Okay, ano naman ang interest mo, Sela? Ang interest ko po ay, ngayon pong medyo nauso po yung mga online shopping, ganyan. Ano po, nanay ko po, lagi po, ma, baka naman. Nasa ka po, ano po? Ay! Wow, may chocolate juice tayo! Oh my God! Inang, thank you! Ayan, maraming salamat! Kikop Crunchy, tama ba ang pangalan niya? Ayan. Yes po, Inang Crunchy po since day one. Diyos ko po, very supportive na po yun sa akin. Maraming salamat sa chocolate juice. Wow, na-miss ko yung chocolate juice. Ay! Nandang shower! Thank you! Oh my God, 100K na tayo, Sela! 100K! Grabe, I'm so happy. Maraming salamat sa inyong pa-virtual gifts. Oh. Na-miss ko yung pangalan na nagbigay ng diamond shower, si King po. King po, thank you. King po, akit na. Akit, akit. Akit, akit, akit. At dahil naabot na natin ng 100K, mamaya kakantahan tayo ni, ano, ni Sela. Tutuloy muna natin ang ating challenge questions. Yes. Slumbook questions. Ano ang childhood nickname ni Sela? Childhood nickname ko po. Until now, ginagamit po nila to sa akin. Ining. Ining? Ang lakas po ng probinsya. Opo. Kasi ando po ako sa probinsya. Saan ang probinsya mo, Sela? San Pablo, Laguna po. Ay, kaya naman pala. Ining! Ganyan Ining. Din sa probinsya namin. Dahil may mga kamag-anak din ako sa Laguna. Bandang
ano to, Diliw, yan, mga kamag-ana ko sa Diliw, yan. At saka Batangas ako eh, so halos pareho yun. Mga ine, ayan. Ang cute, ine! Pag-i-connect natin, Batangas at San Pablo, medyo nagkakalapit. Yes, nagkakalapit, ineng. Kaya I can relate dun sa ineng. Sabi ko, ang cute-cute na tawagin na ineng, di ba? Oo, kasi ikaw ang bunso at ikaw ang baby. Next, ano ang favorite song ni Sela ngayon? Okay, my favorite song po ngayon, yung medyo nagiging mainstream po ngayon is yung Happier Than Ever by Billie Eilish. Yan, alam ni Jara Rara. Tama po. Galing. Pwede mo pa-sample niyan? Sige po, sabay na po natin sa 100K. Thank you yes, so much. Yes, sabay na natin sa 100K. Ito po ang song. Dahil pinagbigyan yung aming request na 100K. Go, okay. Sela! Okay, guys. Para po ito sa inyo. I wait lang po. Nag-go online. Mind-mind po nanay ko. Ang cute! Okay po. Cause I never treat me this ugly. You made me hate this city. And I don't talk ill about you on the internet. Never told anyone anything bad, cause that is embarrassing. You were my everything. All that you did was make me freaking sad. Oy, thank you so much po! Grabe, may pag-awal shower ulit siya. Maraming salamat sa iyong pag-awal shower. Kay Cap Crunchy pa rin ang nagbigay. Maraming salamat. Ninang, thank you. Nag-request po ang nanay ko. Baka daw po siya makakita ng Malacanang. Why not, mami? Kapag may Malacanang, kailangan magpakita ka rin sa amin sa live stream. Ako, mami, pa-face reveal ka din. Face reveal si mami. Mami. Malacanang daw po. Ayan. Challenge natin ng ating mga communicants para mami reveal tayo tonight. Buti ang ganda po na nanay ko. Ipapakilala natin maya-maya. I'm pretty sure maganda si Mami at guwapo si Daddy dahil tingnan nyo naman ang resulta. Napakaganda ni Sela. Okay, next! Ang question natin, favorite books or movies ni Sela? Okay. My favorite movie po is by starring Gina Carano po yung Into the Blood. Mm-hmm. Action movie po siya kasi I'm very into action movies. Then sa books naman po, The Hunger Games. Hunger Games, okay. Very unusual ah, ng mga tipo ng movies mo. Hindi the usual rom-com or diba, drama or comedy. Bakit ganang movies ang mga type mo, Sela? Kasi po yung favorite genre ko po talaga when it comes to movies ay action. Tapos lumaki din po talaga ako na yung father ko, brother ko. Laging pinapanood mga action ganyan. Mm-hmm. Tsaka po yung mga UFC. Oh no! Talaga? Naging malapit po ako sa mga ganang klaseng shows, movies. Nakakatuwa. Okay, next. Ano ang favorite subject kaya ni Sela sa school? Favorite recess po ata. Ako din. Ako. Pero nung natandaan ko po noon, favorite subject ko po ay history. Pero ngayon po lumaki na ako, contemporary world. What is that? Oh my God. About po sa ano, system ng ating mundo. Sa pera, ganyan po. How things work. Mm-hmm. Very interesting po sa akin. Grabe, no? Parang ngayon ko lang narinig yan. Ang panahon namin walang ganyan eh. Ang haba po ng title ngayon ng subject eh. Ano naman ang pinakaayaw o hate subject ni Sela? Diyos ko po, math po talaga. Masasabi ko po talaga. Alam po nila, kita niyo po sa... lahat? Oh my God. Math po talaga, pinakaayaw ko kasi masasabi ko po talaga na dyan po ako bulok. Kahit 1 to 5 lang po na question, nahihirapan na po ako. Ano ang pinaka... As a whole, ayaw mo ng math? O merong branch ng math na ayaw mo?
geo, anong lahat mga po. Stats. Ah, wala talaga. Wala talaga. Ayoko po sa kanila lahat. Lahat ayaw. Tumuntua sila sa sinabi niya. Lahat ayaw ni Sela. Alam na alam nila Sela.